buksan po natin ang ating Biblia sa Romans chapter 1 verses 14 and 15. Romans chapter 1 verses 14 and 15. Romans chapter 1 verses 14 and 15, ang sabi po dito, ako'y may pananagutan sa mga Griyego at sa mga barbaro, sa mga marurulong at gayon din sa mga mangmang. Kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyo, sa inyong mga nasa Roma. I am under obligation both to the Greeks and to the barbarians, to the wise and to the unwise. Kaya't sa ganang akin, sabi ni Pablo, I am also eager to preach the gospel even to you who are in Rome. Well, let's just have some review for a while sa tinalakay natin last time. At nawa po inaunawahan natin that there is a need for all of us to be established in the faith. Isang rason kung bakit si Pablo ay sabik na makapunta doon sa Rome is because he wanted to endow blessings, spiritual blessings, the light of the gospel. The Apostle Paul wanted to establish the believers in Rome. That although their faith was already well known all over the world, but there is still room for their establishment. Kailangan makatibay ang kanilang pananampalataya. And not only ang mga Romans ang ma-establish, kundi si Pablo din, by the common fellowship and by the common faith in the Lord Jesus Christ, that they would be sharing the Apostle Paul's faith will also be established. So kahit bagong Christian or matagal ng Kristiyano, nangangailangan pa pala ng establishing of the faith. And even if you are a new Christian, ay maaaring magamit po kayo para sa pagpapalago at pagpapatibay ng pananampalataya ng mga matatagal ng Christian. At kahit ordinary member, you can really be instrumental for the encouragement and for the strengthening of the pastors, of the ministers of the gospel. In other words, all of us should work harmoniously for the establishment of one another's faith. And you know what, my dear brethren, the Christian life is not a skill that one could master over the course of time. Ang Christian life ay hindi katulad ng skill. Alam niyo, meron pong lumpo doon sa medisyon, kapitbahay ng kapatid ni Sister Joy, na hindi nakakalakad dahil lumpo, pero napaka-expert magkumpuni ng sasakyan. Expert, hindi nakakalakad, hindi na siya kumbaga, sinukumpuni, expert, siya talaga yung hinahanap. And where did he develop such skill? Over the course of time, he became master of his craft. Ang Christian life ay hindi po ganito. Kasi kahit marami ka ng alam sa Biblia, hindi pwedeng makapagkampante tayo at maging careless tayo sa ating pamumuhay sapagkat si Satanas ay parang leon na umuungal. He is roaming around like a roaring lion looking for someone whom he may devour. And the servants of God, the ministers of the gospel, despite the arsenal of biblical knowledge that they have, they are objects of God's, of Satan's double attack. Because Satan wants to destroy them. There is no such thing as Christian expertise or expertise in the Christian life that because I am already an old Christian, I have already mastered the skill of resisting temptation. I have already mastered the skill of exercising patience. Oh, no, 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 no. We need each other whether you are an old or a new Christian. Katulad ng building. Ang Christian life ay hindi katulad ng ordinary building na pinturahan mo siya, i-maintain mo lang yung kanyang quality, and then you can rest for a while. And that building, as long as it is well-maintained, ay hindi yan kakalawangin. But the Christian life is not like that. Ang Christian life ay katulad ng isang building, pero isang building na nanganganib, na in such a short period of time,
ay maaaring mamatupok ng anay at makakain ng mga parasites at babagsak yung building na yan. That's why ang sabi po ng salita ng Panginoon, araw-araw, fight the good fight of faith. And we need each other. We need each other. Hindi katulad ng isang tanim, nahayaan mo lang siya dyan, i-maintain mo lang yung paligid, that plant or that tree will grow up to hundreds of years na hindi masyadong pinapansin. But the Christian life ay puno nga. It is likened unto a tree. It needs to be established. Pero araw-araw ay nanganganib sa mga parasites. Nanganganib na ma-wither because Satan is working like a roaring lion looking for someone who he may be more. Sana po ay nakita ko natin ito, mga kapatid. We need each other. We need each other's company and we need to pray for one another. We need to exercise mutual encouragement, whether you are a new believer or an old believer, pastor or members. Together with the saints, 2 Timothy chapter 2, verse 22 and ends. There is a necessity for us to be established. Now, pagkatapos ma-express ni Pablo yung kanyang desire na bumisita sa church ng Rome, he now expresses his eagerness to preach the gospel in Rome. Take note of verse 15. Ang sabi ni Pablo sa verse 15, kaya sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Now, kung basahin natin yung 15 hanggang sa 17, meron pong dalawang rason kung bakit sabik si Pablo na ipangaral ang ebanghelyo sa Roma. Una ay ang matatagpuan sa verse 14, he is under obligation. Sa Tagalog, ako'y may pananagutan. Pero sa Greek word, he is indebted. May utang siya. He is under obligation. Yun po ang unang rason. Pangalawang rason, kung bakit sabik na sabik siyang mapangaral ang ebanghelyo sa mga taga-Roma ay nasa verse 16. Bakit sabik na sabik siyang may pangaral ang ebanghelyo? Because he's not ashamed of the gospel. A glass of water, please. He's not ashamed of the gospel. In other words, confident po siya sa ebanghelyo. Confident siya sa bisa at kapangyarihan ng ebanghelyo. That's why we preach. Because we have confidence in the Word of God. Pero talagayan po natin ang verse 14. And Lord be willing, yung verse 16 ay i-treat natin separately next Sunday. Verse 14. Ang unang rason kung bakit sabik na sabik si Pablo na ipangaral ang ebanghelyo sa Rome. And the first reason is he was under obligation. That's the first part of our sermon this morning. Paul was under obligation. Pangalawa, alamin din natin kung bakit, thank you po, bakit nasa ilalim siya ng obligation. Why was Paul under obligation? At pangatlo, i-review natin ng kaunti ang gospel. Excuse me. Paul was under obligation. Why was Paul under obligation? And a brief overview of the gospel. Tayo po muna ay manalangin at pilingin natin ang tulong ng ating Panginoon. Salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa freedom. Salamat sa pagkakataon na naman ay may pangaral ang ebanghelyo. Katulad ni Pablo na sabik na may pangaral ang ebanghelyo. Nawa po ay pagkalooban ninyo kami ng parehong kasabikan. Ang inyong lingkod sa umagang ito, may he be eager to really proclaim the gospel. Because first of all, he is under obligation. All of us are. And secondly, he is confident of the power of the gospel. It is the power of God unto salvation to those who believe. That's why we preach the gospel. Because it is effectual. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paul was under obligation. Verse 14, ako'y may pananagutan. I am under an obligation sa mga Griego at sa mga Barbaro.
sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Well, mag-site lang po tayo ng kaunting historical background dito. Ang mga Griego po dati, kung hindi ka Griego, ikaw ay barbaro. Hindi kasi sila nanunawaan ang language ng ibang lugar eh. Para sa kanila, yung language ng ibang lugar ay ugly, hindi refined, hindi sophisticated. Ang Greek language lang, ang superior of all languages, yung iba ay barbar. Kaya nga, barbarian ang tawag nila. Barbaro. At automatic na kapag ikaw ay Greek, ikaw ay wise. Kung hindi ka Greek, ikaw ay mangmang. So this is just redundant ang ginawa ni Pablo. I am under obligation both to the Greek and the barbarians, both to the wise, referring to the Greek na inaakala nilang sila lang yung marunong, and the unwise, referring to all of the peoples of the earth, including the Jews. In other words, if we will define these wordings in that particular historical background, sinasabi ni Pablo na meron siyang pananagutan na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, whether Judeo or Gentil, whether Greeks or barbarians, whether wise or unwise. Paul was under obligation. Ang Griegong salita ng obligation po, mga kapatid, ay ophelites, which means a person indebted, isang tao na nagkakautang ng malaki, or siya yung nangungutang. And of all the 7 occurrences of the word ophelites in the New Testament, it suggests a huge amount of debt. Malaking utang. Yun po ang nararamdaman ni Pablo, na meron siyang malaking utang, that he had to do something in order to pay that debt. Meron siyang malaking pananagutan. It suggests a huge amount of debt which is impossible for the debtor to pay. In fact, mga kapatid, mga kaibigan, itong salitang ophelema, hango sa salitang ophelites, ginamit ito ni Lucas sa kanyang version of the Lord's Prayer. Sa Matthew, "And forgive us all our trespasses as we forgive those who trespass against us." Yan ang ginamit ni Matthew kay Lucas. "And forgive us from all of our debts," utang, "as we forgive those who, as we forgive our debtors." Yan ang sinabi ni Lucas. So ito ay malaking pananagutan, malaking obligation. And the Apostle Paul simply meant that he was under a very great liability to preach the gospel. Napaka tinding pananagutan ito ang nararamdaman ni Apostle Paul. Napakalaking liability, accountability, to the point na sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Please turn there. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Sinabi talaga ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16. "Sapagkat kung ipapangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin." Meron siyang malaking katungkulan, pananagutan. "Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo." Because of the strong sense of liability and accountability and obligation, talagang sinabi ni Pablo, "Woe unto me if I do not preach the gospel." Ang woe ay tingnan po natin ito sa wikang Griego. Hindi po ang ibig sabihin ito ay unfortunate or sad. Hindi sinabing it's unfortunate if I cannot preach the gospel. Ang sabi po ni Apostle Paul, kahabag-habag ko, "Woe be unto me if I do not preach the gospel." Woe. Ito po ay isang interjection na nag-i-express ng pain, ng lament, and especially fret, banta. Kahabag-habag ako kung hindi ko ipapangaral ang Ebanghelyo.
And we would also say the same, although hindi natin ito nararamdaman mga kapatid dito sa salitran. We say dogmatically, kahabag-habag din tayo if we do not proclaim the gospel. Kahabag-habag din ang Salitran Covenant Bible Church kung ito ay titigil sa pag-proclaim ng gospel. And that was why, because Paul understood his strong sense of obligation and accountability, he labored more than anyone else. Yun ang sinabi ni Pablo, he labored more than anyone else and he fought the good fight of faith up to the end. Sabi niya, I have finished the race. I have fought the fight. I have kept the faith. And what can I say in application para sa bawat isa sa atin dito sa ating iglesia? Nawa po ay itanim ng Panginoon sa ating puso ang malaking sense of accountability and obligation. Ang matinding pananagutan na tayo ay tumindig at mangaral ng Ebanghelyo sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. The Apostle Paul was the Apostle Paul, but this language also speaks unto us na ang bawat isa sa atin, nawa po ay ilagay ng Panginoon sa ating mga puso ang strong sense of accountability, obligation to proclaim the gospel, and this should be felt by all believers of the Lord Jesus Christ, and I will explain unto you later. And we now proceed to the second part of our meditation. Why was Paul under obligation? Bakit si Pablo ay nakakaramdam na meron siyang matinding pananagutan to the point na sinabi niya, woe unto me, kahabag-habag ako if I do not preach the gospel. Why was Paul under an obligation? Who obligated him? Sino ang nag-obligar sa kanya? First, it was God who obligated him by virtue of his calling as an apostle to the Gentiles. Ang Panginoon mismo ang hari sa lahat ng mga hari at Diyos sa lahat ng mga Diyos ang nagbigay sa kanya ng utos na ipangaral ang Ebanghelyo na maging apostoles sa mga Hintil. The King of Kings had commissioned him to do the task. And he couldn't do otherwise, my dear brethren, but to obey the charge entrusted to him. Because God is our King, Jesus Christ is our King, shall we ignore His word and His command? And this is what I am afraid of. Na mga mananampalataya na hindi nakakaramdam ng sense of obligation to obey the voice of our King, that we will stand up and proclaim the gospel. It could be, my dear brethren, that we do not have a strong sense of God's absolute authority over us. Na ang kanyang pagkahari ay ini-ignore natin when Jesus Christ is supposed to be our Lord and our King. And when the Lord says to the church, go and proclaim the gospel, what are we doing, mga kapatid? The King of Kings had commissioned the Apostle Paul to do the task. And the Apostle Paul understood the authority of Jesus Christ so well. And he couldn't do otherwise but to obey the charge entrusted to him. Pakinggan po natin si Barnes. Ang sinabi po ni Barnes, this does not mean that the Romans had conferred any favor on him which bound him to make this return service, but that he was obligation to preach the gospel to all to whom it was possible. This obligation, according to Barnes, arose from the favor that God had shown him in appointing him to this work. He was especially chosen as a vessel to bear the gospel to the Gentiles. Acts chapter 9 verse 15. Mga Gawa chapter 9 verse 15, please turn there. Sabi mo dito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel.
The same is also true in Romans chapter 11 verse 13. Ang sabi po dito sa Romans 11 verse 13, ngayon nagsalita ako sa inyong mga Hintil, palibhasa ako ng isang apostol sa mga Hintil, niluluwalhati ko ang aking ministeryo. At hindi naramdaman ni Pablo na nakawala siya sa kanyang tungkulin, katungkulan, sa kanyang obligation until he had made the gospel known as far as possible among the nations of the earth. So, bakit si Pablo nakakaramdam ng strong sense of obligation? Dahil una-una, talagang tinawag siya ng Panginoon, pinili siya ng Diyos, inappoint siya ng Panginoon na maging apostoles sa mga Hintil. And he could not feel discharged from his labor until he fulfilled the task of proclaiming the gospel to as many people as possible. But you know what, my dear friends, my dear brethren, hindi lamang po yun ang rason kung bakit si Pablo nakaramdam ng strong sense of obligation na ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi lamang po yan ang rason. Na-aware siya, na-inappoint siya ng Panginoon, boses ng hari ang nagtuto sa kanya, kundi ang isa pang rason kung bakit si Pablo ay nakaramdam ng strong sense of obligation is that aware siya na ang buot ng Diyos ay nahahayag sa langit mula sa lahat ng kasalanan at kalikuan ng mga tao. Aware siya na ang Diyos, ang hari na kanyang pinaglilingkuran, ay merong buot at galit sa mga makasalanan. At aware si Pablo na kung wala siyang gagawin, tiyak na mapapahamak sila sa paghahatol na darating. Chapter verse 18, karugtong ng ating teksto. Ang sabi ni Pablo sa verse 18, sapagkat ang buot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. The Apostle Paul was aware that the wrath of God is revealed from heaven against fallen humanity. Alam ni Pablo na may puot ang Diyos laban sa lahat ng kasalanan. At alam ni Pablo na mayroong banta sa paghahatol na darating. And that is why si Pablo, driven by compassion to the lost, kung hindi sila ma-rescue sa kanilang kalagayan, ay tiyak na mapapahamak sila sa walang hangganang puot at galit ng Diyos at paghahatol, kaparusahan sa dagat-dagat ang apoy sa impyerno. Say for example, matigas na siguro ang puso ng isang tao na meron siyang nakikitang 4-year-old boy na tumatakbo sa kalye. Talagang tatakbo na sa kalye at merong sasakyan na paparating. Matigas na siguro ang puso ng isang tao kung hahayaan na niya yung batang iyon na masagasaan ng jeepney. Napakatigas na ng kanyang puso. Alam niya na mayroong impending death. Mayroong kapahamakan. At wala siyang gagawin. Matigas na siguro ang puso ng isang tao na alam niya na mayroong live wire doon. At mayroong nangangalakal na namumulot kung ano-ano dyan, malapit sa live wire na yun. At wala siyang gagawin. Huwag dyan! Umalis ka dyan! Mayroong live wire dyan! At pabaya na siguro yung tao na alam niya na malapit ng magdikit ang positive at saka negative 220 volts. At wala siyang gagawin. At hahayaan niyang mag-clash itong dalawang voltahe at magkakaroon ng sulo. Now alam ni Pablo na meron talagang judgment na darating. Alam ni Pablo na ang puot ng Diyos ay nahahayag sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kalikuan ng mga tao. And that is why the Apostle Paul, driven by compassion, he felt obligated to proclaim the gospel to people. Now siguro sabihin niyo, si Apostle Pablo yun, hindi naman ako apostol. Mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw ay tunay na na-rescue ng Panginoon mula sa kalulus-lulus mong kalagayan,
mula sa kapahamakan na dulot ng iyong kasalanan. Kung ikaw ay nirescue nga ng Panginoon, hindi ka ba lilingon sa iyong pinanggalingan? At kaawaan ng mga tao na wala pa kay Kristo? Na wala nating sabihin na si Pablo ay si Pablo yun. Ang para sa mga pastors, sino bang nagtalaga sa mga pastors upang pangunahan ang iglesia? Upang ipangaral ang Ebanghelyo? Acts chapter 20 verse 28. That's why all pastors must also have the same strong sense of obligation. All pastors must feel that they are under obligation because their appointment to shepherd the flock of God does not come from man. It comes from the Holy Spirit. Acts chapter 20 verse 28, ang sabi po dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa. Inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Seriously, it is my prayer that my sense of obligation to shepherd the flock of Christ here in Salitran Covenant Bible Church will really be intensified all the more. It was the Holy Spirit who appointed the pastors to shepherd the flock of Christ. Hindi po dapat maging pabaya sa task or sa katungkulan na ibinigay ng banal na Espiritu sa kanila or sa amin. May the Holy Spirit intensify our strong sense of obligation. Wouldn't we feel obligated? But more than that, ang pastor din po, katulad ni Pablo, na dating persecutor sa church, galit na galit sa Panginoon. Lumalakad sa kasalanan, although pariseo po siya, But he walked in covetousness, Romans chapter 7. He walked in his pride. In other words, si Pablo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Pero binigyan siya ng biyaya ng Panginoon. Inabot siya, hindi lang yan. Binigyan siya ng pagkakataon na maging apostoles sa mga Gentil. Ganon din sa mga pastor. Ang mga pastor din ay dating makasalanan. Nasa ilalim ng puot ng Diyos. Walang pag-asa, hiwalay sa Panginoon. Nasa ilalim ng kaharian ni Satanas, ngunit ni-rescue ng Diyos at inilipat sa kanyang kaharian, kaharian ng liwanag. At hindi lang yan, inigyan ng pagkakataon na maglingkod sa iglesia ng Panginoon. They have been rescued. How could they remain indifferent to the lost? Na walang compassion. That's why we preach the gospel. Dahil naaawa po tayo sa ating pinanggalingan. And it is my prayer that all of the pastors will really feel that way. Pero huwag natin isipin na si Apostol Pablo lang ang under obligation or mga pastor lamang po, kundi lahat po ng mananampalataya. Matthew chapter 28 verses 18 to 20. At niniwala ko ako na hindi lamang po ito sa mga apostles, mga pastors, kundi sa lahat ng mga nakakakilala sa ating Panginoon. Matthew chapter 28 verses 18 hanggang sa 20. Ang sabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. So itong nagsasalita ay full of authority. Sana sa umagang ito ay maramdaman din ninyo ang full authority ng ating Panginoon habang binabasa natin ang teksto nito. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. This is the reason na hindi lamang ito sa mga apostoles. Kasi kung sa mga apostoles lang ito, imposible na ma-reach nila ang lahat ng mga bansa. Siguro, namatay na yung 12 apostles, hindi pa na-reach out ang lahat ng mga bansa sa Pilipinas, at Amerika, at sa Afrika. Hindi lang ito sa mga apostoles. Lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. I believe this is for believers. Don't tell me that this church is only for the apostles.
It is for all of us because of the scope of the charge to all nations. How could the apostles fulfill the charge in their lifetime? And basically, my dear brethren, as a recap, bakit po si Pablo mayroong strong sense of accountability and obligation to the point na sinabi niya, woe am I if I do not preach the gospel? And why should pastors also should have a strong sense of obligation na sasabihin din ng mga pastor, woe am I if I do not preach the gospel? It was the Holy Spirit who has appointed me for the task. How could we be pabaya sa appointment na ibinigay ng Panginoon sa amin? Woe are we if we do not proclaim the gospel? And the same sense of obligation should fill the hearts of all believers to the point na sasabihin din natin, woe are we if we do not proclaim the gospel to the lost? Basically, mayroong dalawang reason upang makadama tayo ng sense of obligation. Una is the command of the King of Kings and the Lord of Lords. At pangalawa, the feeling of compassion for the lost. They must be rescued. They must be rescued from the kingdom of darkness and be transferred to the kingdom of light. Bakit kailangan ma-rescue? Bakit po ba kailangan ma-rescue? Kasi ang sinasabi ng Biblia is snatch from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Bakit po kailangan ma-rescue? Sapagat there is danger kung mananatili ka dyan. Kaibigan, ang lahat ng mga wala pa kay Kristo ay nasa ilalim ng panganib. You may be a good person sa harapan ng society. You may be a well-liked person in your barangay and in your company. But my dear friend, kung wala ka sa Panginoon, ano ang turing ng Diyos sa iyo? Ephesians chapter 2 verse 3. Ano ang turing ng Diyos sa iyo kung wala ka pa kay Kristo? Ephesians chapter 2 verse 3. Kailangan ma-rescue ka sa kalagayan mo. Ephesians chapter 2 verse 3. At ang sabi po dito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nuway katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng iba. Kaibigan, kahit ang kapitbahay mo ay gustong-gusto ka, kahit ay mabango ka sa harapan ng lipunan, pero kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ikaw ay kapuot-puot sa kanyang harapan. Anak ng kapuutan. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. You are children of wrath. Object of God's wrath. At kung ang puso mo ay hindi nagsisisi, tumatakbo ang buhay mo. Meron akong kausap na isang tao nung nakaraang araw. Sabi niya, ang buhay talaga natin ay ano eh, papuntang kamatayan talaga eh. Kaya wala tayong sakit, wala tayong karamdaman, we are healthy, we maintain a healthy lifestyle, padecline ng padecline talaga ang ating health, whether we like it or not. At alam po natin yun, alam po natin yun. Lahat po tayo ay mamamatay. Now, sa takbo ng buhay mo, kaibigan, ikaw ay mabango sa lipunan, maayos ka namang padre ni pamilya, maayos kang employee sa kumpanya mo. Okay naman ang takbo sa buhay mo, pero wala kang gana sa Panginoon. Tumatanggi ka sa Diyos. Nagtitiwala ka sa sarili mong kabaitan upang kitain ang pabor ng Diyos. Ang mga bagay sa mundo, ang iniibig mo, pero ang Panginoon, pagsamba sa Panginoon, ay hinahamak mo palagi. Mananatili ang takbo ng buhay mo hanggang sa kamatayan. Hindi lang pensyon ang pinag-iipunan mo. Ang sabi ng Romans chapter 2 verse 4, nag-iipon ka rin ang puhot na ihahayag sa puhot na darating. Romans chapter 2 verse 4. Ang sabi po dito sa Romans chapter 2 verse 4, this is already the third part, the brief review of the gospel. You must be rescued.
because of your condition, that you are under the wrath of God. And being under the wrath of God, you will not repent. Kasi sinasabi ng verse 4, O hinahamak po ang kayamanan ng ganyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng buhon sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Now, meron bang exempted dito? Sila lang yun, Pastor, pero ako, mabait naman ako. Good boy naman ako. Sila lang yun. Para sa mga kapitbahay namin na balasubas talaga yung ugali. Pero ako, okay naman ako. Romans chapter 3, verse 10 and 12. Ang sabi ko dito, kaya na nasusulat, walang matuwid. Wala, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala, wala kahit isa. Gusto i-revise ng tao yung standard ng Panginoon eh. Tulad ng kausap ko kagabi over the phone. Isang tagapakinig ng radio program natin sa Mindanao tumawag sa akin. At sa pag-uusap namin, lumabas na sinabi niya na, siguro, Pastor, para sa akin. Kahit naman ay hindi ko nasunod ang buong kautosan ng Diyos para sa akin, maunawaan ako ng Diyos. Kasi hindi naman ako pabayang tao eh. Nag-aalaga nga ako ngayon ng aking tita na 90 years old. Talagang nag-uwenta na siya. Para sa akin, Pastor, naunawaan siguro yun ng Panginoon. Sabi ko, Dok, para sa iyo. Para sa iyo. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Sabi niya, we are entitled to your opinion, to our own opinion naman. Yes, you are entitled to your opinion. But what is the truth? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Tatanggapin ba ng Diyos yung kahit naman hindi ako palasimba at paladasal, pero mabuti naman akong tao? Tatanggapin ba yun ng Diyos? At papapasukin ka sa kaharian ng Diyos because of that, kaibigan? The demand of God can never be revised. Ang sabi ng Biblia, be perfect, for I, the Lord your God, am perfect. Ang standard ng kaharian ng Diyos ay ganap na katuwiran. Meron bang nakapasa sa standard na yan? Iniisip ng marami na sila ay nakakapasa dahil sila ay mabait at mabuti. Pero ang sinasabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short of the standard of God. Sinusukat ng tao ang kaniyang sarili ayon sa kaniyang sariling panukat. But if we are face to face with the standard of God, we are all bagsak sa harapan ng Diyos. At dahil hindi tayo nakapasa sa kaluwalhatian ng Diyos, the Bible has declared, the Word of God has declared, that we are all guilty sinners worthy of eternal condemnation. And what is the wage of sin? Romans chapter 6, verse 23. Ano ang kabayaran sa kasalanan? Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay walang bayad. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Now before, nung wala ka pa sa Panginoon, kapatid, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang puot. At kung namatay ka right then and there, in the days of your ignorance and in the days of your active rebellion against God, saan ba pupunta kaya ang kaluluwa mo? Tiyak na sa kapahamakan. But the Lord rescued you. My dear brethren, paano ka ni-rescue ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, by His death and resurrection, and by His imputed righteousness, na kung ikaw ay nagtiwala sa dugo ni Jesucristo, itinuring kang matuwid at walang kasalanan sa kanyang harapan. That was what you were before, my dear brethren. But God rescued you. Will you be indifferent sa kalagayan ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon?
tatakbo ang buhay mo na matiwasay, okay lang sa iyo, and many people are marching towards hell. Every day, yung mga nakakasalubong mo sa footbridges, kung wala kang sasakyan, siyempre tatawid ka ng mga footbridge sa Manila, lalo-lalo na dyan sa may SM Bicutan, at iba pa mga footbridges. Talaga halos pagbanggaan ng mga katawan dahil sa dinami-dami thousands, tens of thousands, if not hundreds of thousands daily, masasalubong natin sila. And if we will picture the souls of men na nagmamarcha sa hell daily, sa impyerno, i-expand po lang yung footbridge. Maraming footbridge. Ganun po ang image ng mga kaluluwang nagmamarcha sa impyerno araw-araw ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. At maaaring isa yung mga kaopisina mo. Isa yung kapitbahay mo. At isa yung kasalubong mo sa footbridge. People need the Lord. They need to know the Lord Jesus Christ. They need to be rescued. That was what you were before God rescued you. How could you be indifferent? How could you not feel the sense of strong obligation? God commanded you. Will you ignore His command? Will you disobey? Thanks be to God, in one way or another, we are actively obeying the command to preach the gospel. But we want all believers to feel this same sense of obligation. The voice of the command of our King of Kings, and therefore we should obey. And the strong sense of compassion for the lost. Dahil kung wala pa sila sa Panginoon, no matter how much do they feel good in their lives, but if they are not in the Lord Jesus Christ, then they are under God's wrath. Para sa mga kapatira natin sa iglesia, siguro nagtataka kayo, bakit pa nagtitayin tayo ng effort to activate our social media campaign to spread the gospel then? Why is the church spending for our radio programs? Why is the church putting up Bible Training Institute so that men in this church and in other churches could be equipped to shepherd the Church of Christ? Why are we doing all of this? Please do not ever think that this is only for numbers. Dahil nagagalak tayo na nadadagdaga ng ating numbers sa ating kalagitnaan, dumadami tayo. No! It's not for numbers. Don't you know that the church in Texas na pinagmula ng ating mga Free Grace broadcasters, sinong nakabasa ng Free Grace broadcasters dito? It's just a small church, but their passion is really to spread Puritan messages, biblical messages in a form of magazine type. And they are spending, but they are a small church. But they do big things, not only for their country, but internationally. And even here in the Philippines, natatanggap natin ang Free Grace broadcaster na magazine. And it has blessed thousands of Christians all over the world. But the producer of those is a small church. A relatively small church like ours. Why are we doing this, my dear brethren? For numbers? No. But for the glory of God. How could we remain silent? For the glory of God. The vast majority of people in the world ay hinahamak ang Panginoon. Hinahamak ang Diyos. Binabaduktot ang kanyang salita, ini-ignore. Kung katulad tayo ni King David, Psalm chapter 119, verse 136, ano ang nararamdaman ni King David? At sana po, Panginoon, ay ipadama din ninyo ito sa amin, itong banal na pagkamuhi sa mga taong humahamak sa salita ng Diyos. Yan, yun ang dahilan kung bakit tayo ay hindi upang ipangaral ang Panginoon. Psalm chapter 119, verse 136. Ang sabi dito, ito yung emotion ni Haring David. Inaagusan ng mga luha ang mga mata ko sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Will not our hearts give because people ignore the word of God? Verse 139. Tinunaw ako ng sigasig ko sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. Even King David, concerned siya sa kaligtasan ng kanyang mga kaaway.
at tinunaw ang kanyang puso dahil kinalimutan ang kanyang mga kaaway ang salita ng Diyos. Well, ito po yung sinasabi ng Biblia na love your enemies. And what is the most loving thing that we could do for our enemies but to pray for their salvation? To pray that they will come to know the Lord Jesus Christ. And again, my dear brethren, dito sa Salitran Covenant Bible Church, we have an obligation. We have an obligation to all people. God did not rescue you to remain indifferent to the souls of men. God did not rescue you just for a public display that here I am already saved. Saved na ang kaluluwa ko. Kawawa kayo. God rescued you in order to reach out to people who do not yet know Him. May the Lord give us a strong sense of obedience to His command and an intensified compassion to the lost. Para sa mga wala pa sa Panginoon. At may sinasabi ang Biblia sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 hanggang sa 10. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 hanggang sa 10. Ginagawang katuwaan ito ng ating lipunan ngayon. Itong mga bakla, sinusundan niya ng mga fans sa TV, yung mga Super Serena. Sa showtime ngayon, it's disgusting. Talagang napanood ko sa bus yung mga question and answer, parang beauty pageant na mga lalaki na nagdadamit ng babae. Enjoy na enjoy ang mga tao sa panonood. Libang na libang sila. Sana walang Christians na makakaramdam ng ganun. They made those things as object of entertainment. Yung mga bagay na immorality, yung mga immoral jokes na kinakabit ni Mister yung kanyang katulong sa bubble gum, ginagawang object ng katuwaan, entertainment. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon and our hearts, kahit sasabihin nila tayo na killjoy tayo, but our hearts should feel the heart of God. Our hearts should be in agreement to the heart of God concerning these things. Sinasabi sa verse 9, 1 Corinthians chapter 6, verse 9, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang mga mapakiapit, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggagatso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng i-revise. Hindi pwedeng sabihin mo, kaibigan, na siguro maunawaan ako ng Diyos na kahit ako ay bakla, kahit ako ay lalaki ang aking kasama, hindi ko naman pinapabayaan ang aking mga magulang. Pinapagamot ko sila. Inaalagaan ko sila. Uliran akong anak. But I am a homosexual. Naunawaan, nire-revise ang standard ng Panginoon. Kahit meron akong sinamsam na salapi, pero tumutulong ako sa mga mahihirap. Oh, that is only ornamental. But the good news is, meron kapatawaran sa Panginoon. Verse 11. Right then and there. Verse 11. Ang sinasabi ni Pablo, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. There is forgiveness. Meron pong paghuhugas. Meron pong pagtutuwid, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kung ikaw ay nabubuhay sa mga bagay na ito, the most loving thing that I can do to you is to tell you bluntly or blatantly that you cannot enter the kingdom of God unless you repent. But if you repent of your sins, there is forgiveness in the Lord. There is forgiveness in the Lord. Isaiah chapter 1 verse 18. The same invitation applies to you, our dear friends. Kayo na actively na sumasalungat sa utos ng Diyos.
kung lumapit ka lang sa Panginoon at magdiwala sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, magsisi sa kasalanan, talikuran ang kasalanan, at tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo na magdiwala kay Jesus. At sabi dito, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga kapwiran sa isa't isa. Merong kapwiran. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang nieve. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Tayo'y mga kapwiran. Ano ang kapwiran, Pastor? Bakit? Kahit daw gaano kapula sa kasalanan, pwedeng mapatawad, pwedeng magiging maputi. And the reason, pinadanak na ni Jesus ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Kung ikaw ay kumapit, magdiwala sa Panginoon, lahat ng kasalanan mo ay magmumura, matatapunan ng visa ng banal na dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Alam po natin na yun lang ang lunas sa kasalanan. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Meron po tayong kaibigan na umattend ng Christian Church dahil inaasahan niya na sa pag-attend niya ng Christian Church ay he will feel good about himself dahil meron siyang anxiety disorder. Inaatake siya palagi ng isang disorder. Kaya umattend siya ng church in the hope na gumanda yung kanyang pakiramdam. At nagpapasakop siya sa payo ng mga psychiatrists and psychologists. At sinasabi natin na, sino nagsabi sa iyo na meron kang ganyan? Ano daw ang gagawin mo? Yun ang kanilang suggestion. Sabi ko, bumating tayo sa authority ng salita ng Panginoon. At pinadefine natin kung anong ibig sabihin ng anxiety. Takot na takot tumayo dahil kinukumpare niya ang kanyang sarili sa iba at naiisip niya palagi na siya ay inferior dahil mas magaling ang iba sa kanya. Sabi ko, anong payo naman ng psychologist sa'yo? Hindi isipin mo na magaling ka. Isipin mo na mga human wisdom. Alam mo ba kung ano ang salita ng Panginoon? Consider others as better than you are. Do not consider yourself more, do not evaluate yourself more than Romans chapter 12 verse 3. Hindi ko ma-articulate. Romans chapter 12 verse 3. Sabi po dito, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili nang higit kaysa nararapat niyang isipin. Pinapalakas ng sandiputan yung self-esteem. I am good. Ang galing-galing ko. Believe in yourself. The Bible says, do not think of yourself too more highly than you ought. Consider others as better than yourselves. So where is the point of comparison? Opposite ang payo ng salita ng Diyos. So para sa mga wala pa sa Panginoon, iniisip nila na siguro maunawaan ang Panginoon. Kahit nabubuhay ako sa kasalanan, pero mabait naman akong tao. It's the authority of the Word of God ang ating gagawin. Alam po natin na wala na pong lunas. Isang kasalanan lang, impyerno ng bagsak mo, James chapter 2 verse 10. Kung sinunod mo yung buong kautusan mo, subalit, nahulog ka sa isa, you are guilty of violating the whole. Wala na pong ibang lunas sa Ebanghelyo, sa kasalanan mo, kaibigan. Hindi ang salita lamang ng Panginoon. Ang mensahe ng Ebanghelyo na si Kristo ay namatay doon sa cross. Pinadanak niya ang kanyang dugo upang ang lahat na magtiwala sa kanya ay aaring ganap. Ituturing na walang kasalanan kung magtiwala sa dugo ni Jesus. Magtiwala na may pagsisisi, may pagtalikod sa kasalanan. So the call remains the same. Repent and believe in the gospel. That's the good news. That's the good news, kaibigan. Na kahit yung mga kasalanan na binasa natin kanina, gaano man kabigat, ay kayang paputiin ng ating Panginoon. That's why we preach the gospel to you, our dear friends. And we will not be silent because we feel obliged. We feel obligated. We have to tell you the plain truth.
You cannot save yourselves, but Jesus Christ can save you. In fact, He offered His life on the cross in order to pardon sinners like you. Won't you come to Him? And won't you believe in Him? We have to tell you the truth. Kahit saan ka pa magsaliksik, wala nang ibang daan sa kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Come to Him before it's too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mensahe ng Ebanghelyo. Nawa po ay i-intensify niya ninyo ang aming sense of obligation upang kami ay tumindig at ipangaral ang Ebanghelyo, doing all that we could to reach out sinners for Christ. How could we remain indifferent when it is the King of Kings and the Lord of Lords ang nagbigay sa amin ng utos? And how can we remain indifferent kung alam namin na yun ang aming pinanggalingan, napakahirap ng mabuhay na wala sa Panginoon, iwalay sa Kanya, iwalay sa kaligtasan. Tulungan ninyo kami, O Diyos, palaguin ninyo ang inyong Iglesia. In Jesus' name we pray. Amen.